Bakit hindi kayo makakibo? Hindi ba kayo natutuwa para sa akin? Pa! Hindi siya ang anak mo. Papa, anak ko siya. Paano ka nakakasiguro? Papa, ito. Tingnan mo, Papa. Ang balat na pula sa likod. Ito lang ang alaala na natatanda ako sa anak ko. Ito, Papa, ho. Hindi siya ang anak mo, Lucille. Anong pinagsasasabi mo, Martin? Ang tunay mong anak ay matagal mo na nakakasama. Siya ang kinilala mong pamangkin. Si Veronica. Mangkukulam? Opo, yung lola ko po mangkukulam. Mangkukulam? As in, ay, mangkukulam? Ay, naku, Father. Samahan niyo pa ng ganyan, ganyan klase po mangkukulam. Anong klase ka? Ba't sinisiraan mo yung mga kapatid mo? Bakit mo sila sinasabing mangkukulam? Tama, Father. Hindi ko po sila sinisiraan. Hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po sinasabi ko. Eh, paano mangyayari mangkukulam kayo? Yung mga madre kayo? Yung mga madre nga kami, Father, pero mangkukulam din kami. Pero bago kami naging mga madre, mangkukulam po muna kami kasi nga ayaw nga namin maging mangkukulam. Kaya nga tumakas kami nung gabing gagawin na kaming ganap ng mangkukulam. Dahil nga yung mga lola namin, mga mangkukulam. Mga Reina po na mangkukulam ako, Father, sumasakay pa kami sa mga magic bilao. Kaya lang ayaw namin maging mga kukulam. Kaya lang talagang kailangan ng powers namin para tulungan si Imang. Now, Father, naiintindihan niyo ba ako? Mangkukulam po kami, pero hindi kami masasama. Pero at the same time, mga madre din kami. Sila ngayon sa mansyon. Eh, di ano pa, nagkakabukuhan na. Lalabas na ang kasamaan ni Martin at ni Don Francisco. Eh, yung si Veronica. Malamang yan, mapapalayas na siya. Eh, si Lourdes. Si Lour... Paano si Lourdes? Paano si Lourdes? Mapapahamak si Lourdes. Ikaw kasi... Eh, bakit ako? Eh, talaga na kayo dito, ha? Hindi, ha? Ikaw? Anong ikaw? Ayun kayo, eh. Dito ako, eh. Tayong dalawa dito, eh. Kawawa naman si Lourdes. Lourdes! Lucia, maniwala ka! Totoo sinasabi ni Lourdes! Lucia, nadugot ko yung anak mo. Ang tunay na anak namin ni Lourdes sa isang kuba! Ang sa bata! Maniwala ka! Tumigil kayong lahat! Mga manluloko kayo! Siya ang anak ko! Ito! Ito ang totoong balat! Hindi nabubura! Katulad ng mga
kasinungalingan ninyo! Mga manaloko kayong lahat! Ginagawa niyo to, bakit? Dahil sa pera ko? Ha? Gusto niyo maniwala akong anak ko si Veronica? Para kamkamin ninyo ang pera ko? Mga manaloko kayo! Lorenzo? 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 Saan yun? Lorenzo? Oh! Lorenzo, tingnan mo, ikaw na pinupuntahan ko, ha? Malakas ka kasi sa akin, eh. Ganon, ha? Eh, magpapatulong sana ako, eh. Pwede bang turuan mo ako paano magdasal? Di na kaya ng santong paspasan, eh. Ganon ba? Hmm. Ang pagdadasal naman, eh, hindi kasi puro paghingi lang. Kailang magpasalamat ka rin at humingi ng tawad. Eh, turuan mo ko ng teknik. Ano naman teknik? Teknik para mapalapit sa kanya. Iniisip ko kung tama yung pagdasal ko, eh baka ibigay niya yung hinihingi ko. Pablo, wala naman teknik eh. Ang kailangan mo lang, maging tapat ka sa panalangin mo at saka maging maganda ang intensyon mo. Yun lang yun? Yun lang. Salamat. Tama na, Sinta. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Talaga. Dahil wala akong kasalanan sa lahat ng ginawa ninyo. Murahin man kayo ni Lucia mula ulo hanggang paa dapat lang. Pero hindi ako dapat madamay. Dahil pinagtakpan ko lang ang lahat ng kasalanan nyo mula sa amo mo hanggang kay Martin. Pero sinong puputukan ng lahat ng ito? Hindi ba ako? Anong gagawin nyo ngayon? May pagpipilian kayo. Una, lumayas tayong lahat katulad na sinasabi ni Lucia. Pangalawa, umamin kayo sa mga kasalanan nyo at ipakulong nyo mga sarili nyo. O pangatlo, magpapamatay kayong lahat. Ate. Ate, hindi kita niloloko. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Alam ko na nung anak ako, ang ipinanganak ko ay kuba. Si Veronica, ako nag-alaga sa kanya mula pagkabata niya. Pag pinaliliguan ko siya, nakikita ko yung balat niya. Ate, maniwala ka sa akin. Kung ganon, bakit nabura ang balat? Hindi ko alam! Sa susunod, Lourdes, kung gagawa kayo ng kwento, siguraduhin mong totoo. Ate, kapatid mo ko! Lourdes, sana naisip mo yan bago ka nakipagsabwatan sa kanila! Thank you.
niyo nagawa sa akin to, Lolo. Dahil hindi magiging maganda ang kinabukasan mo sa piling ng iyong tunay na ama. Sino siya? Sorry, Veronica, hindi ko masasabi sa'yo sa ngayon. Bakit ako iniwan ng tunay kong ina? Ano pa bang hindi ko nalalaman? Veronica, hindi makakatulong sa'yo ang malaman mo ang totoo sa ngayon. Hayaan muna nating lumipas ang init ng ulo ng lahat ng tao. Maaaring pinalaki ka namin sa puro kasinungalingan. Pero iisa lang ang totoo. Mahal na mahal kita. Iisa lang ang hihilingin ko sa'yo. Sana magpatawad mo ako. Wala ka nalalaman. Sarili ko sa takot. Sa sobrang pagmamahal ko sa inyo. Dahil sa nanganganib din ang buhay ng bata. Si Ma'am. Pero nagkamali ako. Dahil akala ko yan ang tamang dapat na gawin. Hindi ka naglakas sa loob na sabihin sa akin. Dahil natatakot ako na napatayin ka ni Martin. Pareho lang kayong lahat. Tingnan mo ako, Sinta. Sa loob ng 12 taon. Anong buhay ang meron ako? Anong buhay ang sinasabi mong meron ako?
Sigurado ako may kinalaman na naman ng mga madre magkukulam na yan. Hindi malayo, Prinsipe Abok. Kung kaya nga nilang magpalipad ng bilao at meron silang kung ano-ano pang mga kapangyarihan, eh di, hindi malayong kaya nila ang magbura ng balat. Talagang inuubos nila ang pasensya. Pwes, sumanda sila. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Minapanganak pa lang kita. Mali na ang lahat. Sa kaguluhan, nagawa ng ibang taong mga nakapaligid sa ating dalawa. Pinapangako ko sa iyo. Ito na ang huli. Hindi na ito mauulit. Hindi na tayo mag-iwalay. Hindi ko po alam ganito kalahing gulo ang dadaling ko dito. Miss, hindi ko natatandaan na nagkakilala tayo. Ano nangyari sa'yo, Sinta? Anong nangyari, Jacinta? Anong nangyari? Jacinta. Hindi naman ako masama paon. Pero sige. Oo, hindi ka masama. Kung hindi ko man sinabi kay Lord na saan totoo tungkol sa anak niya. Eh, dahil gusto ko lang naman iligtas sa tiyak na kumatayan si Ibang eh. Sama ba yun? Hindi. Hindi, Asinta. Kung alam lang ni Lourdes, apektado rin na mo sa tingnan. Nakikita ko siya nangungulila siya sa anak niya. Nanaawa rin ako. Kaya lang, kailangan ko patayin ang awa mo para mailigtas ko ang bata. Wala na akong maisip na paraan to resign. Yun lang ang alam kong kaya kong gawin. Naiintindihan kita. Balang araw, maiintindihan ka rin yan.
Pansamantala, dumito ka muna sa amin. Nagpaliwanag, mabuti pa. Halika, lumipad tayo. Halika. Nanay Cecilia, ano po nangyari? Paano po ako nabuhay? Ako, imbang mahiwaga. Mahiwaga ang pagkabuhay mo. Paano po? Ano nangyari? Ah, halik! Ha? Sister, ha? Hindi ganun, Ima. Ibig sabihin, halik ng tunay mong pag-ibig. Sino? Si Lorenzo, si Luke, tsaka si Pablo. Tatlo? Paano makasiguro? Eh, sino po sa kanila? Basta, masasabi ko lang sa'yo, kung sino man ang nagpabuhay sa'yo, yun din ang makakatuloy mo. Yee! Balik ka na, bilis. Ano bang nangyayari, Angel? Magmula nang ipinanganak ang kubang yan, kung ano-ano ng kababalaghan ang dumating sa buhay ko. Ibang naiisip ko, Don Francisco. Anong naiisip mo? Nagsimula ang mga kababalagan mula na dumating si Martin sa buhay mo. Tita Lucia? Leave me alone, Veronica. Mami, huwag mo akong tinatawag na mami. You're not my daughter! Please listen to me. No! You listen to me! May balat ang anak ko! Totoong balat! Hindi na tutuklap, hindi na tatagal, hindi na bubura! Hindi ko rin naman maintindihan kung ba't biglang nabura yung balat ko sa likod. Because it was fake, Veronica! Hindi fake yun! Tulad ng gaan ng loob na nararamdaman ko para sa'yo, tulad ng pagmamahal ko para sa'yo, hindi yun fake! For a long time, naghanap ako ng pagmamahal ng isang tunay na ina na hindi ko naramdaman kay Mommy. Pagkatapos dumating ka, akala ko sa'yo ko na nakita yun. Save your tears, Veronica. Tama na ang kasinungalingan! Umalis sa kayo lahat dito! Umalis! Umalis ka! Ginawa namin para sa katahimikan mo.
Tama na yung pang-aapi at pang-alipos na sa'yo. Ngayon ang panahon para ikaw naman ang lumigaya. Maraming salamat po. Pero hindi na po ako to eh. Nagkukunwari lang po ako dahil pinagpapanggap niyo ako. Hindi ko ba kasalanan to? Ay naku, kayong mga tao. Hindi kayo marunong makontento. Tuloy? Hindi itutuloy. Tutuloy? Hindi itutuloy. Tutuloy? Hindi itutuloy. Tutuloy? Hoy, Pablo! Ano niya nagawa mo dyan? Eh, tinatanong ko lang po sa halaman kung tutuloy ko yung pagdiskarte dun sa pinamagandang babae na nakita ko. Eh, ba't sa halaman mo tinatanong? Eh, pag sa akin yung po tinanong, eh, siguradong oo na po yung sagot ko. Eh, kaya't hinihingi ko ng basbas ng kapalaran. Ay, nako. Kung sa kapalaran mo iaasa yan, baka magising ka nalang isang araw na nakuha na siya ng iba. O kung hindi naman, meron na siyang gustong iba. Ako, alam ko na yan. Galing na ako dyan. Yung sabagay. Pero bahala na po. Ay, kaninong babae ka ba nagkakagusto? Hindi ko nga po alin pangalan eh. Basta alam ko lang, anak ni Aling Lucia. Asan na ba yung mga yan si Karma? Ha? Ligay! Ano ba? Tagal nyo. Pinag-aantay nyo ako. Aba, aba, aba? Eh, sino ba may kailangan? Naku. Teka nga. Sino bang higit na makikinabang? Pag nabura ko na sa mundo yung mga makukulam na yan. Ako lang ba? Oo nga eh. Ito naman kasi. Nagbibiro lang kami. Joke lang. O, diba? Ang ganda-ganda nating apat. Foursome double D! Eh, taka muna. Bakit siya sa'yo? Ako lang dito. Yan, o, di mas maganda. O, tayo tatlo. Love triangle. Diba tigilan niyo akong dalawa? Papuputokan ko kayo ng triangle eh. Ito naman. Napaka-sensitive. O, eto na.